Hi learners, this is Sir Bambi and welcome to my class. Sa videong ito ay ating pag-aaralan ang gamit ng pangalan. Let's start. May iba't ibang gamit ang pangalan. Ang pangalan ay maaaring ginagamit bilang simuno, kaganapang pansimuno, pamuno, pantawag, tuwirang layon at layon ng pangukol. Simulan natin sa simuno. Simuno, kung ang pangalan ay ang paksa o pinag-uusapan sa pangungusap. Halimbawa, si Juan ay walang jowa. Sino ang walang jowa? Si Juan. Ang pangalang Juan ay ginamit bilang simuno dahil si Juan ang pangalang pinag-uusapan o paksa sa pangungusap. Next, kaganapang pansimuno. Ang simuno at ang isa pang pangalang na sa panaguring tinutukoy nito ay iisa lamang. Halimbawa, ang babaeng nagpapanggap ay si Marites. May dalawang pangalan sa pangungusap, ang babae at si Marites. Ang pangalang babae ay nasa simuno at ang pangalang Marites ay nasa panaguri. Sino ang babaeng nagpapanggap? Si Marites. Sino si Marites ayon sa pangungusap? Ang babaeng nagpapanggap. Kung mapapansin mo, ang tinutukoy sa simuno at ang pangalan sa panaguri ay iisa. Next, pamuno. Kung ang simuno at isa pang pangalang nasa bahagi ng paksa ay iisa lamang. Halimbawa, ang aking kapatid, si Juan ay wala pang jowa. Ang mga pangalang kapatid at Juan na parehong nasa bahagi ng simuno ng pangungusap ay iisa lamang. Ito ay ginamit na pamuno. Isa pang pangalang ginamit sa pangungusap upang higit na makilala ang pinag-uusapan sa pangungusap. Next, pantawag. Pangalang tinatawag o sinasambit sa pangungusap. Halimbawa, Marites, bakit araw-araw kayong nag-uusap ng mga kapitbahay natin? Ang pangalang Marites ay ang sinasambit o tinatawag sa pangungusap. Ito ay ginagamit na pantawag sa pangungusap. Next, layon ng pandiwak. Kung ang pangalan ay ang tumatanggap ng kilos at kasunod ng pandiwak. Halimbawa, sinigawan ni Marites ang kapitbahay. Ang pangalang Marites ay kasunod at tumatanggap sa kilos ng pandiwang sinigawan. Ito ay ginagamit na tuwirang layon sa pangungusap. Last, layon ng pangukol. Kung ang pangalan ay ang pinaglalaanan ng kilos at kasunod ng pangukol. Halimbawa, para kay Marites ang mensaheng iniwan ng kapitbahay. Ang pangalang Marites ay kasunod at ang pinaglalaanan ng kilos ng pangukol na para kay. Ito ay ginagamit na layon ng pangukol sa pangungusap. And that ends our discussion about gamit ng pang-uri. Don't forget to subscribe to join my class, like this video for your attendance, and hit the notification bell para hindi ka malate sa class ko. And don't forget to follow me. This is Sir Bambi and Jimmy now. Evaporate.